Sa pag-aaral ng GMA News Research sa mga datos ng Department of Health, lumalabas na mahigit 70% na mga bagong kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa ay nagsimula noong bagong taon mula po sa mga probinsya. Pero sabi ng DOH, ang Metro Manila pa rin ang nananatiling ika nga'y epicenter o sentro ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Nakatutok si June Veneracion. Sa mga unang buwan ng pandemya, ang Metro Manila ang tila pumakyaw ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Pinakamatindi yan noong Agosto ng nakarang taon, nang makapagtala ng mahigit 73,000 na bagong cases ang Metro Manila, kumpara sa mahigit 48,000 lang sa mga probinsya. Pero base sa datos ng Department of Health na pinag-aralan ng GMA News Research, nagbago yan pagsapit ng Setyembre noong nakarang taon. Mahigit kalahati na kasi ng mga bagong kasong naitala noon nang galing sa mga probinsya. Noong mga panahon na ito, ang Metro Manila at iilang probinsya na lang ang nasa ilalim ng mas mahigpit na general community quarantine. Ang karamihan sa mga lalawigan nasa pinakamaluwag ng modified general community quarantine. Natapos ang taong 2020, mahigit 30,000 new cases ang naitala sa mga probinsya kumpara sa higit 12,000 lang sa Metro Manila. At nitong January 1 hanggang 18, 28,749 ang mga bagong tinamaan ng sakit. 21,924 ay mga taga-probinsya. Ibig sabihin yan, nasa 76% ng mga bagong COVID-19 cases ay mula sa labas ng NCR. At kung susumahin sa mahigit kalahating milyong COVID cases as of January 18, mahigit 260,000 ay galing sa mga probinsya. Mahigit 217,000 naman sa Metro Manila. Kung titingnan ang populasyon, tinatayang nasa halos 14 milyon lamang ang bilang ng Pilipinong nasa Metro Manila kumpara sa tinatayang 95 milyon sa iba pang lugar sa bansa. Kaya kung titingnan per region, number 1 pa rin ang NCR sa pinakamaraming kaso sa buong Pilipinas. Sinundan ng Calabarzon at ng Central Luzon. Hindi pa naman nagsishift, no, to the other regions. Ang epicenter pa rin natin ay NCR. Sila pa rin yung may mga pinakamalaking total confirmed cases. Gayunpaman, nababahala na ang League of Provinces of the Philippines o LPP. Hindi ganitong kataas ang attack rate, transmission rate. Hindi ganito. Ito talaga very alarming. Maraming dahilan kung bakit tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa mga probinsya, sabi ng Department of Health. Pero inasahan na raw nila ito na mangyayari pagkatapos ng Kapaskuhan. Nakita natin yung holiday activities, ano, and that is what the primary reason kung bakit merong talagang pagtaas ng kaso dito sa iba't ibang lugar. Yung mga pag-shopping ng mga tao, pagbabakasyon nila sa iba't ibang lugar, pag-uwi nila sa kanilang mga kamag-anak dito sa mga probinsyang ito. Aminado ang mga lokal na pamahalaan, nahirap din sila sa pag-isolate sa mga kailangang i-quarantine. Para mapigilan ang patuloy na paglobo ng mga kaso, sabi ng LPP, mas tututukan daw nila ang border control. Kailangan higpitan na ulit yung pagpak ng mga LSIS at non-apors sa mga lalawigan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.